Papupurihan ka, aawitan ka.
nakaraang linggo, ramdam natin yung init ng panahon. Ngayong araw na ito, ramdam naman natin ang lamig. Di po ba nagbabago yung panahon? Nagbabago ang kaisipan ng mga tao? Nagbabago ang sitwasyon ng ating mga buhay? Pero alam niyo po, may isang hindi nagbabago. Mula noon at magpa hanggang ngayon, siya ay Diyos. Siya ay Diyos na totoo. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay may totoong pangako na kaya nating panghawakan. Amen. At kaya kanyang abutin, kapatid, anuman ang sitwasyon ng buhay na meron ka ngayon. Kapit lang, kapatid. Asa lang sa ating Panginoon. Dahil alam natin sa Panginoon ay may katagumpayan. Hallelujah. Sa papatuloy tayong umawit at sabahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Jesus.
sapagkat hanggang ngayon patuloy mo kami kinakalimutan. Hindi man kami karapat dapat, pero patuloy mo kami pinibigyan ng Diyos. Kahit Panginoon, deserve mo ang lahat ng mga awiting ito. Deserve, Panginoon, na ikaw ay maalayan ng pagsamba. Deserve mo, Panginoon, ang sambahin ka ng mga anak mo. Kaya to, Diyos, sa inyo lamang namin ibabalik lahat ng paburi, lahat ng pagsambat para nga at luwalhati. At minsan pa kapatid, itodo mo na yung paburi mong palakpak na yan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Diyos! Kulang pa yan, kapatid, kung para sa ating Panginoon! Ang lahat ng papuri, yan. Praise God. At minsan pong muli, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa po na magbahagi po ng kanyang salita. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, ay mapagmahal po ang Panginoon. No? At ako po ay isang mouthpiece lang, at nawa po yung lalabas sa aking mga bibig, yan po ay aking panalangin, ay maging mga salita lang na nagmumula sa ating Panginoon. Praise God. Ayan, syempre po, alam ko, excited na po ang lahat, no? Na makinig ng salita ng Diyos at tayo po ay magsisimula na, no? Alam nyo po, no, in this chaotic time, yan, in chaos time, no? In this end times, ang laman po ng puso ng tao minsan po ay punong-puno na ng hate. Amen. Alam nyo po, yan na po ang laman ng puso ng tao ngayon, hate po, no? At minsan po, selfish. Di ba po? Kaya po, itong mga nakaraan, bakit chaotic? Even the president ng Iran po ay, di ba po, kung nabalitaan nyo, siya po ay nadisgrasya. Siya po ay nagkaroon ng aksidente. Yung kanyang chopper na sinasakyan ay nalaglag. Ngayon, may mga sinisisi po dito. Di ba? Gera po sa ibang bansa, Israel. Pinapalibutan na po. Ang daming gumigera. Chaotic po, bakit po? Even po yung hindi boundary, inaangkin na po. No? WPS, pinag-aagawan, di ba? Bakit po chaotic? Bakit po? Kasi puro hate, selfishness, kahit po magulang, kahit po kapatid sa maliit na lupa, minsan papatay ang tao. Di ba? Napakinggan niyo po ba yung mga balitang ganun? Na galing sa abroad, umuwi po, maya-maya nakita po napatay sa kanilang mga bahay. Bakit? Kasi po may dalang cash at nawala yung cash. Sino po ang suspect? Kamag-anak. Selfishness. At minsan naman po, complain ng complain. Diba po? Kung sino ba yung walang gawa, siya po yung ngawa ng ngawa. Yung walang ambag, siya po yung maingay. Diba po? Medyo nakakalungkot po yun, no? At minsan po, hindi pa natin natatry, nagko-complain na tayo. Kaya po, ganyan na po ang mundo ngayon. At minsan po, dahil po dyan, ang tao po naaapektuhan, no? Hindi lang sa problema, maging sa surroundings niya, kaya po meron na pong anxiety attack, no? Nagkakaroon na po ng, minsan nai-stroke pa, di ba? Nagkakaroon ng sakit, no? At kung minsan po, ang tao po umiiyak. Bakit po umiiyak? Kasi po, binubuli. Binubuli kasi walang sapatos, walang maayos na damit. Binubuli kasi ang baon, biskwit lang. Kabataan, sinong taas nga ang kamay ng mga nang bubuli rito? Meron ba?
Hindi kabataan, may tinuturo doon. Kabataan, huwag tayong mambuli, di ba? Lalo na mga Kristiyano, no? Hindi po nating gawain ang mambuli. Okay lang na magbiruan tayo. Pero yung pambubuli, kung alam nyo po, huwag po natin gagawin. Kasi meron pong mga nasasaktan. At kung minsan yung mga binubuli, sila po yung walang-wala. Sila yung hindi makakilos ng tama dahil walang capacity. No? Makikita mo na lang, minsan umiiyak, di ba? Kahit sa YouTube po, lagana po yan. Talagang binibidyohan pa. At nagigipong hopeless. No, ang ganda po ng pagkakalikha ng ating Diyos sa mundo. Ang sabi po, everything was created beautiful. Pero ngayon, bakit po nagiging hopeless na? Kasi po, we are at the end times po. Ang sabi po, talagang ang tao po ay sasama. At ang magiging laman po ng puso nila, yan na po. Ito mga bagay pong ito. Kaya po merong chaos. Kaya po ang mundo po ay dumidilim. No, dahil po sa mga ganyang gawain, dumidilim, wala na makita, medyo maliwanag, pero madilim po yan, isipin nyo na lang. Dumidilim po ang mundo. Pero po, but we as Christians, no? Madilim ang mundo, but we as Christians, we who believe and experience the love and the saving grace of our Lord Jesus Christ, should work hard and work out the result of that saving grace. Kailangan po tayong mga Kristiyano na nakaranas na po ng pag-ibig ng Diyos nung tayo po ay kanyang iniligtas, yung grasya binigay niya na sa iyo. Kailangan po tayo daw po ay mag-work hard, mag-work out para po i-work out kung ano po ang meron po sa ating mga buhay ngayon mula nung makilala natin ang Lord. I-work out po natin na tayo daw po ay lumakad, na tayo po ay isang tunay na born again Christian. In this trying time. So paano daw po ang lakad dapat ng isang Kristiyano bilang mga Kristiyano po at totoo pong nananampalataya sa Panginoon, nakaranas ng kanyang pag-ibig, tayo daw po ay lalakad bilang mga ilaw at asin ng sanlibutan. Kaya ngayon po, ayaw po nilang maglakad yung iba. Kasi nga po, asin daw tayo. Ayaw matunaw. Huwag lang pong dadami. Di ba may palabas na ganun? Pag nabasa, dumadami. No? Ilaw at asin. We are the light, no? Pag lumakad tayo sa sanlibutan na madilim, dapat po nakikita sa atin yung liwanag. Ganun daw po tayo lalakad. Bilang ilaw sa mga nawawalan ng pag-asa, bilang ilaw sa mga naguguluhan na po, bilang ilaw sa tingin niya na ang mundo ay madilim na. At ito din po ang magiging title natin ngayong umaga, no? Na sa kadiliman po ng mundong ito, dapat daw po tayo po ay magliwanag. Dapat po ang isang Kristiyano ay isang light bearers. Sabihin mo sa katabi mo, dapat ikaw ay light bearers. Bearer. Ibig sabihin, dapat po daladala mo palagi yung ilawan. Kailanman hindi mo siya iiwan, kailanman hindi mo siya itatago sa ilalim ng iyong kama, sabi sa Bible, huwag itago. Bagkus ilabas po yan. At ito po ang ating text for today. Makikita po sa Philippians 2, 12 to 13. Alam nyo po, ang title din po nito, depende po sa version. Ang isang title po is Light Bearers. Yan po ay sa NLT. Sa ibang version naman, ang sabi po doon, make your light shine brighter. At meron naman po ang sabi na tayo daw po ay lumakad sa tamang paraan ng paglakad. Lumakad sa katotohanan. Yan. Kaya po in Philippians 2, 12 to 13, sabi diyan, dear friends, ito po ang sulat ni Pablo, no, sa mga born again, sa mga believers, you always followed my instruction when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear, for God is working in you, giving you the desires and the power to do what pleases Him. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pong muli, salamat sa inyong salita ngayong umaga na aming mapakikinggan. Tulungan niyo po kami, Lord, na ito po ay mas maunawaan namin, Lord. At ito po ay maisapamuhay namin. At ngayong umaga din po, Panginoon, kami ay humihingi ng tawad, Lord, sa lahat ng kasalanan aming nagawa, Panginoon, sadya man o hindi, patawad, Panginoon.
At aming pong binubuksan ang aming mga puso, Panginoon, na minsan pong muli, Lord, ang iyong mga salita ay pumasok dito, Lord. At kami po ay uuwi, Lord, baon-baon po ang mga salitang ito. At ito po ay magagamit namin sa aming pang-araw-araw na lakad, Panginoon. Sa pang-araw-araw namin buhay, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, Lord, na magliwanag, Lord, sa isang mundong madilim na, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po at alam namin, Lord, na kami po ay uuwi, Lord God, na binago na, na may nabago sa aming mga buhay. Kaya thank you, Lord, sa pribileyo muli, Panginoon, na mapakinggan ang inyong salita. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan ulit natin si Lord. Praise God. Ayan, kaya ano po ba ang dapat nating pagbulay-bulayan ngayong umaga, no? What are the things to ponder? Ano yung dapat nating pag-usapan? Anong dapat nating tandaan, no? Unang-una po sa lahat, balikan po natin yung ating text. In Philippians 2:12, ang sabi po dyan, Dear friends, you always followed my instruction when I was with you, no? Kaya ang tanong po kapatid, pag tayo po ba ay binibigyan ng instruction, ito po ba ay sinusunod natin? Mga kabataan dyan, taas ang kamay. Ayaw magtaas, nahihiya. O ayaw ng ano, ayaw mautusan. O, hindi ako mag-uutos sa inyo. Thumbs up lang. Emoji, thumbs up. Kabataan, pag kayo ba inuutusan ng magulang, sumusunod? Thumbs up. Pag nandyan, pag wala, susundin pa rin. Mamaya na lang. Ganun ba? Kailangan dyan ang sabi ni Pablo, Dear friends, you always follow my instruction when I was with you and now, ito po ang sabi dyan, that I am away. Dito na po, sabi niya ngayon at ako ay malayo, no? It is even more important. Yan. Unang-una sa lahat, bakit po important? Na dahil wala po si Pablo, malayo, bakit daw sabi niya mas important? Bakit nga po ba? Bakit po pag tayo ay inutusan o wala ang ating mga magulang, importante pag tayo ay nautusan or importante sa ating buhay na pag wala ang isang nakatingin, no? Yan. Importante ito kasi po pag-uusapan po yung integrity. Sabihin mo sa katabi mo, integrity. 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 Kaya po sinasabi niya ngayon na wala ako, malayo ako. It is more important kasi po pag wala pong nakatingin, no, pag pinag-uusapan ng integrity, ito po yun. We walk the talk. No? Ang sinasabi lang din ni Pablo, Christian, you walk the talk. Kapatid, you walk the talk. Pag sinasabi pong walk the talk, ibig sabihin po, kung ano po ang lakad na gusto ng Diyos para sa ating buhay, yun po ang lakad natin. Pag sinasabi pong ang Kristiyano dapat straight maglakad, straight po tayong maglalakad. Hindi po ang isang Kristiyano ay kung maglakad. Di ba? Hindi na po. Ang Kristiyano po, pag naglakad, straight. Kasi po, ang sinasabi ng Lord, ang path mismo natin, siya po ang gumagawa. To make your path straight. Kaya po, kahit po walang nakatingin, whether someone is looking or may nakatingin or wala, dapat po ang Kristiyano ay namumuhay ng may katapatan sa Panginoon. Kung sinasabi po natin na ikaw ay mabait, ikaw ay mabuti, ikaw ay sa bahay, dapat po sa paglabas ganun din. Kung ikaw marunong maghugas ng plato sa bahay, dapat po sa simbahan ganun din. Di ba nakapost yan? Dami pa nagko-comment. Ang galing-galing tumugtog. Ang galing pumalo ng drums. Pero hindi marunong maghugas ng baso ng simbahan. Diba? Sakit. It hurts. Pero totoo eh. Diba po? Kaya po yung iba, sinasabi ko, ba't kaya naisip ng ano yun? Kasi totoo. Diba po? Pinaghugasan mo, linis mo, clean as you go. Buti pa sa 7-Eleven, pagkatapos nyo, nililigpit nyo. Tatapon nyo kasi nakalagay clean as you go. Baka may nakatingin eh. Diba? Pero sa simbahan mismo, hindi natin magawa. So we walk the talk. Check po ba sa buhay natin na yung sinasabi natin, ginagawa po natin. We walk the talk. Next po, ang sabi po dyan, work hard to show the result of your salvation. Alam nyo po, itong verse na to, tuloy-tuloy po to. No, ito po ang pinag-uusapan dito, totoong Kristiyano. No? Kaya po ang sabi dyan, kung ikaw ay totoong Kristiyano,
sumusunod ka sa utos, no? Lalo na ngayon na ako'y malayo. Ang sabi din po dyan, you work hard to show the result of your salvation. Lilinawin po natin na you work hard to show the result of your salvation. Paghuhusayin daw po natin, pagtitibayin natin, palalaguin natin yung bunga o resulta nung ikaw ay ma-save. Hindi po to work for your salvation, ha? Hindi po tinatrabaho ang salvation. Dahil ang salvation po binigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Okay? Ninawin po natin ang salvation, nakamta natin nung tayo ay nagsisi, no, at tayo po ay humingi ng tawad sa Lord. Ngayon po, dahil natanggap na natin yun, ano naman po ang bunga sa ating mga buhay? Yun po ang dapat nating trabahuin. Yun ang sinasabi ni Pablo. The result of your salvation. Kaya po, ang sinasabi dyan, dinugtong ni Pablo, work hard to show the result of your salvation sa pamamagitan ng obeying God. No? Mag-work po, kaya po tuloy-tuloy po itong verse na to, ang sinasabi yan, ito po ay magagawa natin mag-work hard, no, para po dun sa resulta ng salvation natin kung tayo po ay susunod sa Diyos. In other words po, yung salvation natin, we need to multiply the fruits. No? Ano po ba yung dapat mag-multiply sa buhay natin? Dapat po yung mga mabubuting bagay ang mag-multiply sa buhay natin. No? Dati po, walang pag-ibig sa buhay mo. Nung makilala mo si Jesus, nagkaroon ka na ng pag-ibig. Dati po, walang joy, puro ka na lang nakasimangot, samba ko ng mukha mo, emoji, palaging ganyan. Dahil nakilala mo si Lord, nagkakaroon ka na ng peace, ng joy sa buhay mo. Nagkakaroon ka na ng patience, dati mainitin ang ulo mo. Sa pila pa lang, bagot ka na. May Kristiyanong ganun eh. Kristiyano na kahit sa pila, bagot na bagot. Pero yung hindi Kristiyano, yung Kristiyano, haba ng pila, sisingit pa. Kristiyano na po tayo. Yun po ang dapat palaguin natin. The love, the joy, the peace, the patience, the kindness, the goodness. Na dati hindi ka marunong magbigay, pero ngayon dapat narunong ka ng magbigay. Nakita mong kailangan ng tulong, dati iniisnab mo, ngayon po tutulong ka na, nakita mo nagbubuhat. Di ba po? Yan na po yung dapat nating pagbungahin sa puso natin, sa buhay natin. Multiply the fruits. Dahil po tayo po ay binago na ng Panginoon at gusto po natin na may nagbabago sa buhay natin. Obeying God with, ano sabi dyan? With deep respect, with deep reverence and fear. Kaya po yung obedience, pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, bas palalaliman natin, no? Obedience with awe and joy. Kaya po kanina yung kinakanta po natin, sabi ko, Lord, halos lahat ng inaawit, sapul din po yung message. Bakit? Kasi ang sabi, Lord, yung laman ng pusong ito dapat makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Yung laman ng pusong ito dapat, Lord, para lang, para nga lang ka. Yun din po dapat ang laman. Kaya, ang sabi dyan, we multiply the fruits kung tayo po ay merong obedience sa Panginoon ng may kasamang awe and joy. Ano po ba yan? Ang sinasabi po natin dyan in Hebrew words, ang sabi po sa salitang reverence, ito daw po ay nagmula sa salitang yira na itrinanslate po is awe. Na ang awe daw po, ito daw po ay also means respect, reverence, and worship. Kaya po tayo ay susunod sa Diyos kasi po we respect. Kaya ka nga sumusunod sa magulang mo kasi nirerespeto mo ang magulang mo. Pagka hindi ka sumunod sa magulang mo, ikaw ay nag-disrespect. Kabataan, di ba? That's why pag tayo ay sumunod sa Diyos, nandun po yung O. Pag sinabing O, we respect in reverence, Lord, ako'y susunod. Kasi niligtas mo ako, Panginoon, susunod ako, Lord, kasi po, ikaw yung may likha ng langit at lupa. Susunod ako sa iyo, Lord, kasi ikaw po ang Diyos na buhay at totoo. Yun po yung sinasabing O, and syempre po, with joy. Kalaki po palagi ang joy. Kaya kahapon po, habang kami naglilinis ni, nagagawa ng mga upuan, si Ate Gina po, na pag-usapan lang namin. Ate Gina, sarap maglingkod sa Panginoon. No? Yun yung napag-usapan namin, yung serving God with gladness, with joy in our heart. No, na kahit yan ay ikaliliit, no, yan ay mabigat, yan ay magaan,
Yan ay maghugas ng plato. Basta with joy in serving the Lord, ang sarap gawin. Hindi po natin ikaliliit na tayo po ay magmap, na tayo ay maghugas ng pinggan, na magpunas ng salamin. Basta po magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, ito po at kasama po yung joy, napakadala, sarap gawin. Amen? Kaya po kahit mabigat ang isang bagay, kung meron pong joy at reverence o sa Lord, gagawin mo. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Deep reverence and fear. Next po. Yan. Check din po ba? Sino po ang gustong mag-multiply ang kanyang fruit sa buhay? Amen? Yan po ang gusto nating mag-multiply. No? Ang fruit sa ating buhay. Gagawin po natin, tayo ay mag-u-obey sa ating Panginoon. Next point po, moving to verse 13. Philippians 2:13, sabi dyan, for God is working in you. Ang sabi dyan, giving you what? The desire. Ibig sabihin po, pag tayo po pala ay binago na ng Panginoon, tayo ay lumalakad sa kanyang kalooban, no? Kay may nakatingin, kay wala, gagawin mo po yung tama, no? At dinidesire na ng puso mo na ikaw po ay mag-multiply yung fruit na yan, mag-multiply yung result na yan sa buhay mo through your obedience with awe and joy sa Panginoon. Next daw po ang sabi, for God is working in you. Ibig sabihin po, pag ikaw ay tunay na binago na ng Panginoon, makikita po na ang Diyos sa buhay mo. Na ang Diyos po ay kumikilos na sa buhay mo. Ito po yung manifestation na tayo ay merong talagang totoong pagbabago pag ginagawa po natin ito at ang Diyos po mismo ang kikilos sa buhay natin. At siya na rin po ang sabi dyan, ang magbibigay ng desire. No? Pag sinabi pong desire, ano daw po yung desire? Ito po yung to have or wishing for something to happen. Ngayon po, what is your desire? Ano po yung desire nyo? Bilang mananampalataya po at sumusunod sa Diyos, ano na po yung desire ng buhay natin? Again po, merong dalawang desire. Desire mo bilang tao at desire ng Diyos sa buhay mo. Ano ngayon po ang desire mo? Nagbigay na po ba ng desire ang Diyos mismo sa buhay mo? At ang sabi dyan, no, dahil po ang Lord ay nakikita, tinanggap mo, nagbago ka na, desire ng puso mong maglumago, no, at ito po ay manifestation at ang Diyos po ay kikilos, kumikilos sa buhay mo, binigyan ka na ng desire at sumunod pong ibibigay niya, power. No? Ano po yung power na sinasabi natin dyan? Hindi po to yung sa gobyerno na pwede naman kung pauupuin ka ni Lord sa gobyerno. No? Pero ang sinasabi po na power dyan, no, it is the ability to act or produce an effect. Ibig sabihin, binigyan ka na niyang ability at binigyan ka niya ng capacity. Therefore, kapatid, kung ang desire ng puso mo ngayon ay yung desire ng Lord sa'yo, hindi po tayo matatakot. Bakit? Binigyan niya na po tayo ng ability and capability kasi nakikita niya po yung desire mo. The power to do what pleases Him. Pag nakita po ng Lord yung ganung bagay, bibigyan kanya ng desire at ng ability para gawin ang mga bagay na kung saan makakapagbigay ng kaluwalhatian sa kanya. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya ang tanong kapatid, yun din po ba ang desire natin ngayon? Kung ano po ang nais ng Diyos sa puso natin? Kaya ang tanong kapatid, no? Ayan po, ano ba ang desire natin? Ang desire po na gusto ng Diyos na maganap sa buhay natin, tayo po ay maging light bearers. Na kailanman po palagi mong daladala ang ilawan saan ka man pumunta, may nakatingin o wala, no? Hindi mo siya itatago sa ilalim ng kama. Kung ito po ay aandap-andap, minsan pong muli na palaguin mo, light bearers, yan po ang makakapag-please sa Panginoon. Dapat daladala natin palagi yung ilawan na yan. Check po ba? Palagi po ba dala yan? O minsan nagwawala? Minsan walang patience sa pila? Diba? Sarap magwala eh.
Kaya minsan po, di ba, ang tao, no, pag walang Kristo sa buhay, konting harapan lang, galit agad, road rage agad, bubungguin agad. Di ba, nung nakaraan, no, talagang binunggu niya ng binunggu yung ano, kotse. Sa probinsya yun, napanood ko, dito sa Pilipinas, abugada yata yung binubunggu niya. Parang may isang issue na tinanggihan siya ng abugada. Binunggu ng binunggu. Yan na po kasi laman ng tao. Pero ang sinasabi ng Diyos, ako ay please sa mga tao na palaging daladala ang ilawan sa kanyang buhay. At paano po yun? Paano po natin may papakita yun? What pleases God in Matthew po 22:39-37, no? What pleases God? Palagi nating iilawan ang ating mga ilaw. Ang sabi diyan sa verse 37, Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment." Siyempre po, napakadaling mahalin ng Diyos. Bakit ko mamahalin ng Diyos? Kasi po siya yung nagbibigay sa akin. Siya yung nagligtas sa akin. Siya yung nagbibigay ng guidance sa akin. Siya yung umayos ng buhay ko. At madaling mahalin ng Diyos kasi baka parusahan niya ako. Which is yun naman ang katotohanan. Kaya madaling mahalin ang Diyos. Sinong magsasabing hindi mahal ang Diyos? Wala. Mahal natin ang Diyos hindi dahil sa tayo ay natatakot. Babalikan lang natin, ha. Kaya natin mahal ang Diyos, kaya madaling mahalin ang Diyos kasi binago niya yung buhay mo. Nakita mo yung kapayapaan sa Kanya, nakita mo yung pag-ibig, higit sa lahat nakita mo yung kaligtasan. Kaya masarap mahalin ang Diyos. Kaya lang po, ang sabi diyan, a second is equally important. Ito ang nakakalimutan ng tao. Love your neighbor as yourself. Mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya po dinugtong ng Panginoon, eh. Kasi nga, nung panahon ng Israelita, pag hindi ka sumunod sa Diyos, susunod ka o hindi? Susunod ka. Bakit ka susunod sa Diyos? Kasi nga siya yung nagpo-provide. Dahil alam mo na ang salita ng Diyos, pag hindi sumunod, baka bigyan ng palo ng Diyos. Ayaw mo nun, susunod ako, mamahalin ko. Pero again, tayong mga Kristiyano, kaya mamahalin ang Diyos. Kasi po, nakita natin din na siya ang unang umibig sa atin. Amen. Hindi dahil sa takot na tayo ay parurusahan. Yes, parurusahan ka. Kung hindi ka susunod at magmamahal sa Kanya. Pero dahil tayo binago na mahal natin ang Diyos. Amen. Lahat po nang nagmamahal sa Diyos, pwede po bang ibigay natin yung papuri para sa Kanya? Amen. At second is equally important, love your neighbor as yourself. Kung ito man ay kaaway, ang sabi ng Bible, love your enemy. Makipagbati po tayo sa lahat. Kung inargabyado ka, kapatid, ang sabi, huwag kang gumante. Kung ikaw sinampal dito sa kanan, anong gagawin? Ipasampal din yung kaliwa. Kasi po pag hindi tayo gumagante sa masama, ang masama po napapahiya po. Amen. At yun po ang gusto ng Diyos sa atin, na tayo ay tumayo sa katotohanan, tayo po ay ipakita natin yung ilaw natin, at isang araw po, yung kasalanan mapapahiya po. No? Siya ay palagi kang kinukutya-kutya ng kutya, hindi mo siya nilalabanan at bibigyan mo pa ng ulam, di ba? Sir, ulam. Sino mapapahiya? Siya o ikaw? Siyempre siya. Di ba po? Kasi po, ang tao naman merong puso, eh. Unless na lang yung puso niya talaga ay bato. No? Pero hanggat ang puso ng tao ay flesh, ito po ay makakaramdam ng kahihiyan. Kaya kung ikaw ay walang hiya, ang puso mo ay bato. Katokin mo ngayon katabi mo kung bato yung puso. Hanggat ang tao po ay may flesh na heart, may panahon pang magbago. Kaya po tayo mga tao, tayo mga Kristiyano po, yun pa ang inuutos sa atin ng Diyos. Love your neighbor as yourself. Kahit yung kaaway, mamahalin daw po. No? At patawarin ang lahat ng nagkasala sa iyo. Treat others as you treat yourself. Di ba po? Huwag kang maiinggit. No? Hindi rin tayo dapat na maiinggit. Kung ano meron sa kapitbahay,
pagsumikapan. Kaya nga po, pag nainggit, no, kukunin kahit hindi sa kanya. Gagawa talaga ng paraan. Kahit na illegal, kahit na masama, dahil sa inggit, gagawin ang isang bagay. Pero dahil mahal natin ang ating kapwa, ating pong iaabot, o sila po ay ating aabutin, no? Aabutin po natin yung unreachable, no? Those who are nasa dulo, those who are lost, ang mga nawawala, aabutin po natin. Alam niyo po, ang Diyos po ay, tayo po ay minahal niya. No? Minahal niya po tayo sa ating kalagayan. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano at nakakilala na sa Panginoon, mamahalin din po natin ang kapwa kahit ano pa po siya. Mamahalin mo siya kahit hindi maayos ang damit niya, mamahalin mo siya kahit mabaho po siya. Kasi tayo minsan din pong naging mabaho. At inahon pa nga tayo ng Diyos sa putikan eh. Wala pong pinili ang Diyos. Kaya tayo po, pag nagmahal, wala din po tayong pipiliin sa ating kapwa. Kaya nga, love your neighbor as yourself. Kung mabaho po, bigyan mo ng roll on. Ito, kapitbahay, nangamoy ka na. Roll on dahil mahal kita. Kesa makahanap ka ng kaaway, oh, ayan, roll on. Baka ipagtabuyan ka eh. O, diba? O kaya, bigyan mo ng sabon, diba? Kapitbahay, mahal kita. Ito, sabon. Huwag mo na sabihin, hindi ka kasi naliligo. Alam niya na yun, na maligo siya. Diba? So mga ganun bagay po ba, wala tayong pipiliin. Kaya mahirap, kaya mayaman, mamahalin po natin. No? Kaya lang kasi minsan, kahit sa simbahan po, kung sino lang yung mayaman, yun lang yung kabarkada natin eh. Diba? Sa simbahan. Sino lang yung mga mayaman, sila lang nagkukumpulan minsan eh. Nane-neglect po yung mga wala. Pero hindi po ganun dapat. Ang sabi ng Lord, kaya mayaman, kaya nga, your neighbors, lahat ng tao, kaya mayaman, kaya mahirap, mamahalin mo, ituturing mo kung paano mo tinuturing yung sarili mo. At wala ka pong itatangi. Kaya lahat po tayo dito nagmamahalan. Amen po. Amen. Praise God. Sige, palakpakan natin si Lord. Loving your neighbor as yourself. Kaya nga po, meron pong naganap po nung last Saturday, no? Ipakita lang po natin, no? Nagkaroon po tayo ng medical, dental, and optical mission. Again po, sa lahat po ng sumuporta, sa lahat po ng nag-share po para mabigyan din po sila ng goods, no, sa mga sponsors, salamat po sa inyong buhay. Sa pamamagitan po noon ay pinakita nyo lang po yung ilaw na nagmumula, no, sa inyo dahil po kayo po ay nakibahagi. At yan po yung sinasabi ng Lord, no, na pag tayo po ay maging ilaw, no, na palaguin pa po natin ano ba yung naging bunga ng pagkakakilala mo sa Lord. Yung pagbibigay, pagyamanin pa natin. Diba? Nakabahagi po tayo ng salamin. Actually, ngayon po yata yun, pero parang hindi po naibahagi. Kung meron man dito dumalo para doon, ite-text na lang po. Pero salamat po at nandito kayo. No? Yung salamin po, nagbibigay tayo, magbibigay. No? And then, yung gamot, nakapagbigay din tayo. Tingnan nyo po na sa pamamagitan po ng ating pagbibigay, generosity, kindness, goodness, nag-iilaw po tayo at tayo po ay nakakapagbigay ng kasiyahan, ng joy din sa ating kapwa na nangangailangan. Simpleng ngiti. Pero po, dahil po yan sa ilaw na nagliwanag sa atin. Bakit nagliwanag? Galing din po sa Panginoon yan eh. Kay Lord po nagsimula yung ilaw na yan. At dapat nating trabahuin. At hindi lang po yun, tayo din po ay namigay ng goods. Kaya praise God po, minsan po palakpakan natin si Lord sa kabutihan niya na atin naman din pong isinare. Next po, what pleases God? Ang sabi po sa Matthew 28:18-20, therefore, go and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach this new disciple to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Kaya po kanina, sinasabi po ng ating song leader ito, no? Ang Diyos daw po ay kasama natin at siya po ay tapat noon, ngayon, paman, at sa panghinaharap.
Kaya po dapat hindi tayo matatakot. Kaya nga po, pag tayo ay lumalakad sa Panginoon, binibigyan niya na tayo ng ability, ng capability to share the gospel. Di ba si Moses, sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Pero ginamit siya ng Panginoon. Pag nakikita po ng Diyos sa puso natin na tayo ay nagpapagamit sa Kanya, ang Diyos din po ang sabi, magbibigay ng ability and capability. Kaya nga po, sabi diyan, go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach this new disciple to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the earth. Ibig sabihin po, tayo po kasi minsan ay tayo din po ay lost, di ba? Tayo din po ay minsan ay napariwara, nawala ng landas, pero salamat sa Panginoon kasi meron pong nagbahagi ng salita ng Diyos. At ngayon po, ito po ang tinuturo sa atin para po tayo din po na mga naturuan ay matuto din po, no? Ituro sa atin to at isang araw, tayo rin ay mag-uubay para naman ituro sa iba. Kaya po yung ilaw na hawak-hawak mo ngayon, dala-dala mo po, ang sabi ng Diyos, ay ibahagi mo sa iba. Para yung ilaw niya naman sa susunod, ibabahagi niya rin sa iba. Ngayon, ano po ang mas maintindihan po natin to sa next verse po sa Mark 16:15-16. Bakit kailangang ibahagi ang salita ng Diyos? Ang sabi diyan, and then he told them, again, lahat po ng verse na binabasa natin, ang ating pong Panginoon, ang siyang nagsalita po niyan. And then he told them, go into all the world and what? Preach the good news. To everyone, sa bawat tao po, ipipreach yung good news. Wala kang pipiliin. Kasi minsan ikaw din ay binahagian. Kung namili, siguro hindi ka nang bahagian. Ayokong bahagian yan, pambihira eh, kaaway ko yan eh. Ba't ko babahagian ng ano yan? Eh, hindi naman karapat-dapat. Wow, ikaw karapat-dapat ka rin ba nung binahagian ka? Karapat-dapat din po ba ako nung ako'y binahagian? Hindi. Pero may nagbahagi ng salita ng Diyos. Go into all the world and preach the good news to everyone. And then nasabi niyan, anyone who believes and is baptized will be saved. Kasi po lahat daw po ng maniniwala at mababautismohan ay maliligtas. Eh paano naman po sa kabilang banda? Ito po ang masaklap, but anyone who refuses to believe will be condemned. Kung sino naman po yung umayaw, kung sino naman po yung ayaw makinig, sila daw po ay parurusahan. Eh paano po kung kapatid mo? Paano po kung magulang mo? Paano po yung kaibigan mo na best friend mo? Ayaw mong bahagian kasi nahihiya ka. Pero again, pag tayo po ay nasa Lord, nakatindig po tayo sa tamang dapat natin tindigan, ang sabi ng Lord, huwag kang matatakot kasi kasama mo ko. Pag tayo ay lumalakad kasi si Lord na po ang magbibigay ng ability and capability sa ating buhay. Kasi yung desire ko, Lord, desire ko na ang kapatid ko ay mabago. Desire ko, Lord, na ang kaibigan ko ay mabago. At yan ay desire mo, ang Lord ang magbibigay ng capability and ability sa'yo. Ang gagawin mo lang, lalapit ka, i-share mo. Pero may sinasabi dyan, who refuses? Di ba sometimes ilang beses na tayong inimbitahan sa Bible study? Sino nakaranas ng ilang beses inimbitahan at tinanggihan? Taas ang kamay, meron ba dito? Inimbitahan sa Bible study, tumanggi ng tumanggi ng tumanggi. Wala. So lahat isang invite lang, sumama agad. Praise God ah. Pero di ba may mga nagsasabi, ilang beses nga akong pinupuntahan eh. Pero talagang kinausap na yata ako ni Lord eh. O minsan, nagkasakit kasi. Kailangan pa bang magkasakit, di ba? Yun yung sinasabi. Pero ang mahalaga po, meron pong nangulit na nag-share, at isang araw ikaw ay nagtiwala, naniwala sa Panginoon, tinanggap mo, at ikaw ay saved. Ang sabi po dyan, those who believe and is baptized will be saved. At those who will not and will refuse to believe will be condemned. So ayaw naman po nating mangyari na ang isang mahal natin sa buhay ay maiiwan. By the way, lahat po ba na ano na po? Water baptize? Lahat po ba? Pwede pong magtaas lang yung kamay na hindi pa po nabautismohan. Yung sa tubig po mismo, ha? Iba po yung baptismal ng bata, iba po yun.
Lahat po, naka-water baptism na. Thank you. Okay po, kung tayo po ay na-water baptism na, that's good. Kasi po, meron po tayong water baptism din na ginagawa during, after the CLDP, or minsan po, sinasabay na po kasi yun sa, ano, sa family day. No? Kaya kung gusto nyo pong magpa-water baptism, ini-schedule naman po natin yun at yan. Okay, so ang sabi po dyan, anyone who refuses to believe will be condemned. Kaya po importante na ibahagi ang salita po ng Diyos. Para malaman din ng tao po na walang pag-asa na meron palang pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Na ang Diyos ay mahal tayo at handa po siyang magpatawad kaninuman sa mga hihingi po ng tawad sa Kanya. At yung pag-ibig pong ito no, ng Diyos na sobra, no, sobrang pag-ibig niya sa atin po, ang dahilan kung bakit ang sarili niyang anak ang siyang inialay para sa iyo at para sa akin, para po tayo ay makatanggap ng kaligtasan, ng kapatawaran, at ng buhay na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At kaya po dapat po yun din po ang maibahagi natin sa ating kapwa. Yung kaligtasan. Kaya po yung iba po nakakalungkot no, na hindi po nabahagian yung kanilang mga mahal sa buhay, umiiyak po sila kasi alam naman natin kung saan pupunta po. What pleases God? Kaya po what pleases God? No, hindi po tayo magsasawa po na tayo po ay magprint ng ating tracts para po ibahagi ang salita ng Diyos. Simpleng pag-abot mo lang, Jesus died to give you life, kapatid. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Sino po ang gusto ng tracts? Taas po ang kamay. Wala pong may gusto ng tracts para magbahagi ng tracts? Ayaw niyo po? Sino po ang gustong sumali sa extra challenge? Wala rin po. Ayaw niyo ng lahat? Isa lang po kasi ibig sabihin, bakit pagdating po sa salita ng Diyos, tayo po ay natatameming mga Kristiyano? Eh, ang kalaban po ngayon, Bulgara na po. Meron na pong sariling simbahan, Satanic Church. Even sa YouTube po, dati SPG. Pag SPG, piling-piling oras lang yan. Nakapost pa po, SPG. Striktong patnubay ng magulang ang kailangan. Pero ngayon, wala ng SPG, ipapalabas kahit ano. Minsan lalabas sa ano mo. Ganun na po ang kaaway. Pero tayo mga Kristiyano, tahimik, niayaw nyo ng trucks. Ang bihira. Sayang naman po yung pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos. Kung gusto nyo po ng trucks, approach nyo lang po yung mga usher. Schedule po natin. Andyan si Kuya Prince na nagpiprint ng trucks. Kahit 50 piraso lang. Sa outreach nga po, tig-50 lang binibigay ko. Ipamahagi nyo po yan. Bakit po? Kahit nahihiya ka na lang magsalita, ibigay mo na lang yung tracts. Bakit? Kasi napi-please ang Lord. Napi-please ang Lord kung tayo nag-iilaw. E simpleng, tinatanong ko lang kung gusto niyo ng tracts, ayaw po natin magtaas. Alam niyo po, sa ano Amerika, even sa ibang ibang bansa, meron tinatawag na Ninja Warrior. So kung nasa Amerika, America Ninja Warrior. Kung nasa Canada, Ninja Warrior. Bakit may sumasali kahit mahirap? Panoorin nyo sa YouTube, napakahirap. Kahit babae, pambihira. Sumasali, to prove lang na kaya nilang gawin. Magbahagi ng salita ng Diyos, mag-abot lang, hindi natin kayang gawin. Nakakalungkot. Ang hirap po nung obstacle, ha? Lalambitin para talunin mo yun sa pamamagitan lang ng ganun-ganun. May sumasali. 75 feet, tali, babae, nakayanan. Kasi gusto ng puso nila. Pero tayo, kung ayaw natin magbahagi ng salita ng Diyos, ayaw natin i-desire na maging ilaw, it's up to us. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, kay umaraw, kay hindi. Kay 33 degrees Fahrenheit, ibabahagi yung salita ng Diyos. Ang bili na lang, magdala kayo ng payong, ha? Tsaka tubig.
Wala pong pipiliin ang salita ng Diyos. Anyway po, open po ang outreach department kung sino po ang gustong sumali sa outreach department. Even po dun sa mga nag-sign up na, ini-invite po namin na lapitan po sina Ate Edith, no? Para po makapagsimula tayo kahit sa Robinson's Place. Meron po tayong ginagawa tuwing umaga sa Robinson's Place. Bago mag alas 6, nandun na po. Doon lang po muna para po ma-practice. Minsan talaga merong hiya. Pero kung para kay Lord naman, huwag tayong magkaroon ng hiya. Sabi nga eh, wala nang hiya ang mga outreach. Sa ibang ano nga, sa Daunong, nandun kami, ang tawag po nila sa pamamalakaya is salakay. O, di ba? Ibig sabihin, kahit sino pa yan, sasalakayin mo, ibahagi mo yung salita ng Diyos. Meron bang nagsasalakay na, sasalakay kami bukas ha, maghanda ka? Wala po. Kaya po kahit naglalaba, kahit nagtitinda po, sasalakayin, aabutan. Pag tumanggi, meron talagang tumatanggi. Ang mahalaga, ibinahagi mo ang salita ng Diyos. Kahit umulan, kahit umaraw, kahit po nandito sa sitwasyon na ito, naipakita ko na po ito minsan. Diba? Naputo ka ng gulong, pero po ginamit ng Diyos para ipag-pray po yung mga patrol man na nag-assist sa amin. And nung evangelism po, nandun din po sila during the medical mission para po magbahagi ng salita ng Diyos. Malapit na po tayong matapos. Pakinggan lang po natin tong isang video, very short video. Noon sa kabila po ng kabisihan ng mga nanay na ito po, no, kahit busy po, no, nagawa pa pong mag-share ng gospel, no. Ito po 'yon, maikling-maikli lang po 'to. Hindi po yung buhay po kasi tayo po ay natural na buhay na buhay naman po. Atin po yung buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan po yung ating ibinabahagi. Amen. Kasi po nakamta na po natin 'to eh. At ang sabi ni Diyos, ng ating Panginoon, i-share po natin. At praise God po, kasi po amin na pong nasimulan yan. Actually, pangalawa na po ito. Meron po kami tinatawag sa outreach na Multicab Ministry. No? At ito po ay aming tinawag, no, o ang programang ito, It's Been Paid. Bakit po It's Been Paid? Kasi po, minsan pong binayaran ng Diyos ang buhay niyo po. Ang buhay ko. Minsan niya na pong binayaran ng sarili niyang dugo. At tayo naman po, para makabahagi din po ng love na yan na nais natin yun, kaya dapat natin pagyabungin, palakasin pa. Ang sabi, i-share mo yung gospel. Kaya po, it's been paid, ang sabi na lang din po natin, bayad na po ang pamasahin nyo. Sa ganun pamamaraan na lang kami makatulong, tayo makatulong, maipakita po yung pag-ibig ng Diyos. Dahil minsan niya pong binayaran ang buhay mo, precious blood ng kanyang kaisa-isang anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, habang umaakyat po sila, bayad na po. Habang nagsishare po tayo, makikita mo po yung kasiyahan, nag-thank you pagbaba. At habang tayo nagpipray po sa kanila, sila po ay sumunod. Bakit po kaya sila sumunod? Kasi po, sa tingin po natin, itong pamamaraan na to, dahil sa kaguluhan ng mundo, susunod ka talaga. Kasi Lord, gusto ko ng buhay na maayos. Gusto ko rin yung kaligtasan. At maaring sa pamagitan ng maikling simpleng pagbibigay na yan na nakamtan din po nila o naranasan din nila yung pag-ibig. Kasi nga po, ang sinasabi natin, baka yung umakyat po dun, ang daladala na lang po, pamasahe lang. Walang pang lunch. Walang pang merienda. Pero nung araw na yun, nalibre man lang. Di ba po? Dun po dapat pinag-iilaw po natin ang ating ilawan. No? What pleases God in Matthew 6:33? Ang sabi po dyan, but seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you. Bakit po ang tao nahihirapan? Bakit po ang tao bigat na bigat? Kasi po hindi niya po alam ang salita ng Diyos. Kaya po pag nabahagian mo siya at nabago ang kanyang buhay, nagbasa ng Biblia, malalaman niya pag inuna mo pala ang Diyos at ang kanyang kalooban, ang lahat ng bagay ay susunod. Kaya kung minsan hirap na hirap po, kasi po hindi po natin inuuna ang Panginoon. Kung minsan kahit meron man, bakit ang bigat-bigat ng buhay? Kasi po, hindi po inuuna ang Panginoon. Dahil ang yaman po sa mundo, hindi makakapagbigay ng kaligayahan na totoo. Para po makamtan ang tunay na kaligayahan, ito lamang po ay sa ating piling
sa piling ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sige po, lahat po ng naniniwala na merong kaligayahan sa piling ng Diyos ay pumalakpak nga po. Praise God. Tapos na po tayo at malapit na po, extended na po, bilisan natin. Matthew 11, 28 to 30, ang sabi po dyan, "Then God said, 'Come to me all you who are weary and carry heavy burden, and I will give you rest.'" Kaya po, sasabihin mo sa kapwa mo, kapatid, kung pagod ka na, lumapit ka kay Jesus. Dahil kay Jesus, merong pag-asa, merong kapahingahan. "Take my yoke upon you, let me teach you. Because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Sino pong nagsasalita? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya po, pag ating ibinahagi ito, tayo po, napi-please po natin siya. Ito rin po ang isang pamamaraan upang tayo ay magliwanag, ibahagi ang salita ng Diyos. Dito na po tayo magtatapos in Matthew 5:16. Sabi po dyan, "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds." Ito po yung ating pagyamanin, yung good deeds, "and glorify your Father in heaven." Kaya po pala natin nagagawa ang mga bagay na yun, na ang Diyos din naman ang may bigay ng capacity para isang araw pag nakita ng iyong kapwa yung liwanag mo na nagmumula sa Panginoon, sasabihin niya, totoo ang Diyos. Mapapaluwalhatian ng Diyos dahil sa buhay mo, kapatid. Ang lahat po ng meron tayo ngayon, ang lahat po ng tagumpay na meron tayo ngayon, ito po ay para mag-glorify ang ating Panginoon na nasa langit. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan niyo, Lord God. Salamat sa inyong mga salita ngayon, Lord, na aming nakapakinggan, Lord. Lord, dalangin namin, Lord, na huwag niyo pong hayaan na yung aming ilaw, Lord, ay mag-andap-andap, Panginoon, o mawala ng tuluyan. Bagkus, Lord, give us that desire, Lord God, ng aming puso, Panginoon, na kami po ay magliliwanag na patuloy, Lord, upang, Lord, makita, Lord, ng mga nasa kadiliman, Lord, yung mga nawawala ng pag-asa. At isang araw, Lord, sila rin po ay makakasumpong, Lord God, ng liwanag. At sasabihin nila, tunay ang Panginoon, tunay ang Diyos. At ang pangalan niyo ay maluluwalhati, Lord God. Na Lord, hayaan niyo po ang desire namin sa pusong ito, sa buhay namin ito, Lord, ay magliwanag at mabigyan ka ng kaparangalan, kaluwalhatian. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkakamali, patawad ang iyong sukli, buhay ay inialay mo para lamang sa tulad ko. Sa dami ng pagkukulang, ni minsan ay di mo iniwan, buhay na salita mo ang aking kalakasan. Sigaw ng puso ko, Panginoon, ang ninanais ko ay magbigay ng karangalan at papuri sa'yo ang lakas kong taglay. Sa'yo
nga po na ang lahat-lahat naman sa amin ay galing din sa iyo. Ang lakas namin, ability kung meron kami, Lord, capacity kung meron kami, galing din naman lahat sa inyo, Panginoon. Nawa na lang po, Lord, ang pusong ito, Lord God, ay asamin, Lord, na magamit ang mga bagay na ito, Lord, sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong salita ngayon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige, palakpakan natin si Lord bago po tayo magtapos. Hallelujah, at atin pong itaas ang ating mga kaloob sa Panginoon. At tayo'y mag-closing prayer na rin po. Lord God, ito po ang mga ikapo ng inyong mga anak at kanilang mga offering. Kalaki po ng ikapo ay offering. Lord, salamat sa kalakasan, sa mga hanap buhay, sa businesses kung meron kami, Panginoon. Na siya namang nagiging source namin, Panginoon, na nagtataguyod sa aming pamilya, sa aming tahanan. Kaya Lord, ibabalik namin what is due to you, Panginoon. Ang tithes in our offering, Lord God. Lord, nawa, magamit ito, Lord God, mightily and powerfully, Panginoon, upang Lord, patuloy na magliwanag ang inyong gawain dito sa Barangay Salawag, Panginoon. Na magpatuloy, Lord, na Lord, abutin namin, Lord God, ang mga tao, Lord, na hindi pa nakakilala sa inyo. Patuloy niyong gamitin ang aming mga buhay, Lord, na magliwanag, Lord. At also, Lord God, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, balutin niyo nga po ng inyong banal dugo ang relasyon ng mag-asawa, Panginoon. Ingatan niyo ito maging relasyon ng magulang sa anak, Panginoon. At ilayo niyo po kami sa anumang disgrasya, anumang kapahamakan. At saan man kami pumunta, Lord, anuman po ang aming gawin, anumang aming sabihin na may ito'y makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan at maging pagpapala din po sa aming kapwa. Kaya salamat, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ating itaas ang ating kamay. Church of God Salawag, as we depart from this place, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody shout, Amen! God bless us all!